Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa Salitanglaw, ang salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 ng Abril, taong 2017. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, mga talata 16 hanggang 21. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, matutunghayin po natin ang istorya ng paglalakad ng ating Panginoong Hesukristo sa ibabaw ng tubig. May dalawa pong emosyon marahil ang nararamdaman ng mga alagad noong mga oras na iyon. Una, ang takot. Bakit po natakot ang mga alagad? Sapagkat hindi po nila inaakala na si Jesus ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sinabi sa ating ebanghelyo, 5 o 6 na kilometro mula sa pangpang nang may makita silang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Marahil ito po'y isang natural na reaksyon at emosyon sapagkat sa gitna ng lakas ng alon, sa gitna ng hampas ng hangin, sa gitna ng kadiliman, biglang may makikita silang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Wala pong ibang mabubuo na emosyon kundi ang takot. Pero sa gitna ng takot, napalitan po ito ng tuwa. Bakit po? Sapagkat narinig nila ang tinig ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Mga kapatid, maraming beses po tayong nakakaranas ng iba't ibang alon sa ating buhay. Maraming beses po tayong nakakaranas ng lakas ng hangin sa ating buhay. At lalong higit, marami pong beses tayong nakakaranas ng iba't ibang dilim sa ating buhay. At sa mga pangyayaring ito, wala po tayong magawa kundi ang umiyak. Wala po tayong magawa kundi ang tumangis at matakot. Pero minsan hindi po natin inaakala na sa gitna ng kadiliman sa ating buhay, dumarating si Jesus. Maaaring hindi po physical na si Jesus ang ating makikita. Subalit gumagawa ang Diyos ng paraan upang ipadama niya at ipamalas sa atin na dumarating siya sa pamagitan ng ating kapwa at nagsasabing, "Huwag kayong matakot, ako ito." Mga kapatid, tunay nga na kapag kasama po natin si Jesus, walang ibang magiging emosyon ang pwedeng mabuo sa atin, kundi ang galak at ang kasiyahan. Sapagkat ang tunay na hatid at dulot ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po kapayapaan, hindi lamang po tagumpay, kundi lalo higit galak at kasiyahan. Sino hindi po ang magagalak kung sumasa iyo ang Diyos? Sino po ang hindi matutuwa kung kasama natin ang Kristong nabuhay? Tunay nga na sa bawat tao may kanya-kanya po tayong istorya ng alon at dilim sa ating buhay. Pero huwag po nating kalimutan na bago po natin ito maranasan, ito po'y naranasan na ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito dumarating sa atin upang tayo po'y manghina at dili kaya ay mawalan ng pag-asa. Kundi ito po'y maging daanawa upang tayo magkaroon ng lalong higit na pagtitiwala sa ating butihin at mapagpalang Diyos. Ang istorya po ng paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay hindi po lamang istorya ng kababalaghan, kundi ito po'y istorya ng tunay at wagas na pag-ibig sa atin ng Diyos. Na sa sandaling tayo po ay pagod na pagod na. Na sa sandaling po tayo ay hirap na hirap na. Na sa sandaling tayo po ay litong-lito na. Laging may Diyos na nagsasabi sa ating, "Huwag kayong matakot, ako ito." Lapit lamang po kayo kay Kristo at tibayan ang inyong pananampalataya.